Ayoko na makipag-usap sa'yo. Hindi ka naman nagpapakita sa camp. Oh, anak. Saan ang punta mo? Kinalo, anak po. Oh, sige na. Mag-iingat ka. Hello? Hello, Tay. Nakauwi na po ba dyan si Joanna? Nakipagkita po kasi siya sa kachat niya kanina eh. Kanina ko pa po siyang tinatawagan, hindi na po siya sumasagot. Ang masaya sana ang pakikipag-meet up ng 14 taong gulang na si Joanna. Hindi niya tunay na pangalan. Tulungan niyo po kami. Meron mo dito isang babaeng duguan. Nauwi sa isang malagim na krimen. Ano ang kwento sa likod ng malagim na pagkamatay ng dalagita? Sino ang nasa likod ng karumal-dumal na krimen? Hapon ng February 6, 2024, nagpaalam sa kanyang ama na si alias Eric, si Joanna. Oh, anak, saan ang punta mo? Kinalo, anak po. Oh, sige, pero tawagan mo ako agad ha, pagkarating mo sa bahay ng lola mo. Apo, tay. Makikitulog lang daw si Joanna sa bahay ng kanyang lola. Apo, tay, muna na po ako. Oh, sige, ingat ka. Yung pagpaalam niya sa akin, ma'am, siyempre, sabi niya sa akin, punta ko doon sa Didor, palagi natulog sa inlola niya. Siyempre, ako, papayagin ko siya. Pero, pasado alas 9 ng gabi nung araw na yun, isang tawag ang natanggap ni Erica mula sa matalik na kaibigan ni Joanna na si Christine. Hindi niya tunay na pangalan. Hello? Christine? Hello, tay. Nakauwi na po ba dyan si Joanna? Hindi pa. Napunta sa lola niya eh. Nandito pa siya. Eh, nakipagkita po kasi siya sa kachat niya kanina eh. Eh, kanina ko pa po siyang tinatawagan, hindi na po siya sumasagot. Matawag na yung best friend niya dito. Humingi naman siya ng tulong. Pero alam na nila kung saan siya pupunta, sa Lantao Banod. Agad pumunta sina Eric sa Toril Police Station para humingi ng tulong. Mga ganito katangkad, sir. Maganda. Anong oras mo huli nyo nakausap yung bata? Mga bandang alas 7 po, mag-aalas 8. Nasaan daw ho siya ng mga oras na to? Sa Lantao Banod po. Last February 6, 2024, at around 10:30 p.m., dumulog po sa amin ang ama ng biktima. Kasi ang best friend ng kanyang anak nagsabi na andun sa Lantao Banod. Ano nga ba ang tunay na sinapit ng dalagitang si Joanna? February 6, 2024. Naglaho na parang bula ang 14 taong gulang na si Joanna. Sabi niya, may puntahin daw siya. Sabi niya mapinsan na, ay huwag na kasi gabi na. Pero puntahin mo daw siya kasi yung naghintay sa kanya, naghintay na doon sa ano daw, sa Toril. Sa salaysay na ibinahagi ng kaibigan ni Joanna na si Christine sa Toril Police. Nasaan daw ho siya ng mga oras na to? Sa Lantao Banod po. Bandang alas 6 ng gabi, nagpunta si Joanna sa isang coffee shop sa Barangay Bato sa bayan pa rin ng Toril. Agad pinuntahan ng mga pulis ang naturang coffee shop. Pumunta sila ng Lantao Banod and then nag-ano sila ng tulong regarding kung nakita ba yung biktima. Miss? Meron ba kayo napansing babae? Mga ganito katangkad? Maputi? Chinita? Nang makausap ni na Eric ang tauan ng coffee shop, kinumpirma nito na nakita nila sa kanilang establishment si Joanna. Yes po, sir. May kasama po siyang lalaki. Mukhang nag-aaway po. Pumunta po siya doon. Ayon pa sa tauhan ng coffee shop, hindi raw nag-iisa si Joanna. Sa puntong yun, binaybay ng mga pulis ang posibleng daan na tinahak ni Joanna at ng kasama niyang lalaki. Hanggang napadpad sila sa masukol na bahagi ng isang kalsada sa Barangay Bato. Yung first responder, hinanap nila sa liblib yung area hanggang nakita nila first yung belongings ng biktima. Na nakascatter talaga dyan.
yung liptin, yung chinelas, at saka yung bags. Kinumpirma ni Eric na kay Joanna ang nakitang chinelas sa damuhan. Pagkita ko yung chinelas na, siyempre sa kanya yan, bigla ako. Tapos hanapin pa namin dyan sa mga daming damo dyan. Sus, nakita ko din yung bag na mayroon ng dugo. Sa pag-usad ng investigasyon, ilang imahe mula sa closed circuit television o CCTV camera ang mapapasakamay ng mga pulis. Pero ba kayo napansin yung babae? Yes po, sir. May kasama po siyang lalaki. Mukhang nag-aaway po. Sa gitna ng paghahanap ng mga pulis at ng kanyang pamilya sa nawawalang si Joanna. Tumambad sa kanila ang isang walang buhay na katawan. Kumpirmado na siya nga ang nawawalang dalagita. Sa paghahanap ng first automobile natin, nakita dito yung body. Dito mismo. Pagkakakita mismo, hindi na siya gumagalaw. May something na yung impact na yung left side ng head na injury. Halos gumuho ang mundo ni Eric nang makita ang kalulus-lulus na sinapi ng kanyang anak. Pagkita ko na yung bata ko, hindi na ako katingin sa kanya, ma'am, para akong nabigla, parang na ano ko eh, atake ko eh. Nang mga oras ding yun, sinimulan na ng Turin Police ang investigasyon. Hanggang isang kopya ng closed circuit television o CCTV ang nakuha nila mula sa coffee shop kung saan huling nakitang buhay si Joanna. Ang CCTV footage na ito ang tinuturing na isa sa pinaka-importanteng ebidensyang nakalap ng Turil Police ng Davao. Makikita sa CCTV footage ang babae na kadilaw, kinilalang si Joanna. Ang tanong ngayon, sino ang lalaking kasama niya at ano ang kanyang kinalaman sa pagkawala ni Joanna? Sino ang lalaking nakita sa CCTV na huling kasama ng dalagita? Ayoko na makipag-usap sa'yo. Hindi ka naman nagpapakita sa cam. May kinalaman kaya siya sa pagkamatay ni Joanna? Naliligo sa sariling dugo at basag ang mukha ng 14 na taong gulang na si Joanna nang matagpuan ng kanyang pamilya sa isang masukol na lugar sa Barangay Bato, Turil, Davao City. Sino ang walang awang pumaslang sa dalagita? Kwento ni Eric dahil nagtatrabaho sa Maynila ang ina ni na Joanna. Si Joanna na raw ang tila tumatayong ina sa kanyang mga kapatid. Anak, ano na ako? Pa, kain ka po muna. Mahuli na ako sa trabaho, anak. Pa, sumubo ka lang po kahit konti. Sige na nga. Ito po tayo. Tumawag na ba sa'yo yung mama mo? Hindi pa po. Pasensya ka na, anak. Ikaw na yung sumasalo ng responsibilidad ng nanay mo mula na nagtrabaho sa Maynila. Pamilya po tayo, tay. Tayo-tayo lang din po magtutulungan. Napakaswerte ko talaga sa'yo, anak. Sige, tay. Kain ka na po. Sabi niya, tatay, pa, kain na, kay may work kayo. Parang nanay nang dito sa bahayan, ma'am. Maglilinis, maglalaba, magwawalis nang dito sa labas. Kasalukuyang nasa first year high school si Joanna. Tulad ng ibang kabataan, mahilig rin daw gumamit ng social media ang dalagita. Mga pinsan ng lahat dito, ma'am, sa TikTok niya, mga pinsan man lang. Bukod sa social media, pampalipas oras din ni Joanna ang paglalaro
ng volleyball kasama ang kanyang mga kaibigan. Ayon kay Christine, marami raw ang humahanga at nagkagusto sa kanyang kaibigan. Kaya naman, panay ang paalala ni Eric sa kanyang anak. Sinasabi ko sa kanya, ma'am, anak, palagi kayong nag-iingat na ka kasi mga babae kayo eh. Hindi kayong mapaluko na yung mga lalaki na may nagkakakuan sa inyo. Lingid sa kaalaman ni Joanna, isang lalaki ang may lihim na pagtingin sa kanya. February 4, 2024, isang lalaki ang nag-add kay Joanna sa kanyang social media account. Agad namang inaccept ng dalagita ang friend request ng nagpakilalang si Jason Dimahi. Bakit pa ayaw mo magpakita? Nakakahiya kasi sa'yo eh. Hindi pa kasi ako naligo eh. Hindi naman kita maamoy. Gusto lang kita makita. Next time na lang. Pag nakaayos na ako. Arte naman nito. Ako nga matutulog na ako eh. Mula noon, naging madalas daw ang pag-uusap ng dalawa online. E di sa panaginip mo na lang tayo magkita. Ang corny mo, no? Ang jolok sa kaka-bad trip. Ito naman, joke lang eh. Sabi na sa kanya yung kapatid niya, yung mayroon kang video call, no? Sabi niya, wala. Sino yung kausap mo? Pero pag tingin yung kapatid niyong cellphone niya, mayroon. Sino yan? Atay. Pero hindi raw nagpapakita ng muka si Jason sa tuwing magka-video call sila ni Joanna. Tama na yan. Matulog ka na. Sige na, Jason. Good night. Ang bata-bata mo pa, Joanna. Kung sino-sino kinakausap mo. Tay, wala naman po ako masamang ginagawa. Hindi naman yun ang punto ko, anak. Marami masasamang loob ngayon. Baka may masama pang mangyari sa'yo. Sorry, Tay. Sa kabila nito, nagpatuloy ang pakikipagkaibigan ni Joanna kay Jason. Hanggang niyaya ni Jason si Joanna na makipag-meet up. Ayoko na makipag-usap sa'yo. Hindi ka naman nagpapakita sa cam. Sige, ganito na lang. Magkita na lang tayo mamaya sa personal. Saan? Doon sa... Saan tao banod? Kape tayo. Mga anong oras? Mga alas 6 o kaya alas 7. Ikaw? Gabi na yun eh. Maaga pa yun. Sige na. Libre ko. Aba, dapat lang no. Sige, papaalam mo na ako kay Lola. Sabihan kita. Ang hindi alam ng dalagita, isang matinding panganib pala ang nag-aabang sa kanya. Ay, ikaw ba si Joanna? Sino ka? E di sa panaginip mo na lang tayo magkita. Ang corny mo, no? Ang jolok sa kabatri. Sa loob ng dalawang araw, mabilis na nakapalagaya ng loob ni Joanna ang lalaki na nakilala niya online na nagpakilalang si Jason Dimahi. February 6, 2024, nagdesisyon sina Joanna at Jason na magkita. Ayoko na makipag-usap sa'yo. Hindi ka naman nagpapakita sa cam. Sige, ganito na lang. Magkita na lang tayo mamaya sa personal. Saan? Doon sa... Saan tao banod? Kape tayo. Mga anong oras? Mga alas 6 o kaya alas 7. Kwento ni Eric, umago nung araw na yun. Masaya pa si Joanna habang inaasikaso siya nito. Bala mo yung araw na to. Wala po tayo, baka pumunta na lang po kay na Lola. Tapos sabi niya sa akin pa, iligo ako. Oh, sabi niya, sabi ko, bakit? Punta ko doon sa kanila Lola. Bukas mag-aral ha, upang. Lingid sa kaalaman ni Eric. Sige po tayo, puno na po ako. No, sige, ingat ka. Ito na pala ang mga huling oras na makikita niyang buhay ang anak. Bandang alas 6 ng gabi nang makarating si Joanna sa bahay ng kanyang lola.
naroon din noong mga oras na yon ang matalik na kaibigan niya na si Christine. Oh, saan ba pupunta yung apo kong maganda? Ah, sasagit lang po sa kaibigan ko. Ha? Eh bakit yan ang suot mo? Ano pong problema sa suot ko? Abay, magpantalon ka! Ang dilim-dilim kayo sa labas, mamaya bigla kang hablutin ng kung sino dyan eh. Da? Sasagit lang po ako, promise. Sundin mo na si Lola, tsaka jacket ka nga, lamig-lamig sa labas. Sige na. Magpalit. Sabi niyo yung mga pinsan niya, palagi daw tumatawag yung chat niya. Lakad din siya, pantalon. Yung pajama ba, pajama yung ano niya, yung sinuot niya. Lakad. Nangako raw si Joanna kay Christine na mag-a-update oras na makarating siya sa coffee shop kung saan sila magkikita ni Jason. Pasado alas 7 ng gabi nang makarating sa coffee shop si Joanna. Pero wala pang Jason na nagpapakita sa kanya. Ikaw ba si Joanna? Ilang saglit pa, isang lalaki ang lumapit sa dalagita. Pinapasabi kasi ni Jason, malilate lang daw siya ng konti, pero papunta na siya. Pupo muna tayo. Sige. Alam mo, ikaw yung tumatambay dun sa court kapag nagpa-volleyball kami. Diba? Pero kalaunan, may inamin ang lalaki. Joanna kasi. Ikaw si Jason? Galit ka ba? Ikinabigla ni Joanna ang sinabi ng ka-meet up. Joanna, sandali lang. Sinungaling ka? Ibang picture yung pinakita mo sa akin. Sorry. Pero wala mo nang masamang binabalak eh. Walang masamang binabalak? Tingin mo hindi masamang balak yung mando ko? Huwag kang susunod ah. Diyan ka lang. Iba raw kasi ang mukha nito sa lalaking nakilala niya online. Sa puntong yun, tinawagan ni Joanna si Christine para sabihin ang nangyari. Hello, Ate Christine? Di naman siya to eh. Hindi naman siya yung kausap ko online. Ibang picture naman yung gamit niya. Alam mo, umuwi ka na. Baka mamaya kung mapano ka pa dyan eh. Sige, balik na ako dyan. Matapos makipag-usap sa kaibigan, nagdesisyon si Joanna na umalis na at iwanan ang lalaki. Uwi na ako. Sabali lang naman, Joanna. Kailangan mo magpaliwanag. Paliwanag? Inabala mo ko eh. Pinapunta-punta mo pa ako rito, pero hindi naman pala ikaw yung kausap ko. Diyan ka na. Sa imbestigasyon ng mga pulis, sinundan ni Jason si Joanna habang paalis ng coffee shop. Dito na sila nahagip ng CCTV. Nakita namin na si ay naglalakad, may kasamang isang lalaki. Ayon sa mga pulis, patuloy na nagtalo sina Jason at Joanna habang naglalakad. Bitawan mo nga ako! Ang pangit na nga na itsuro mo, ang pangit pa ng ugali mo! Tama lang naman na ibang litrato yung ginamit ko eh. Dahil kapag litrato ko yun, wala. Di mo rin ako papansinin. Di nga may pagkita sa akin. Alam mo naman palang hindi ako makikipagkita eh. Pero bakit niloko mo pa rin ako? Dahil gusto kita. Ayoko sa manloko, kaya layuan mo ako. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, naitulak daw ni Jason si Joanna. Tagalang. Di ko naman sinasadya eh. Di
ko naman... Teka lang, hindi ko naman sinasadya yun eh! Nakasidente lang yun! Tuluyang nagdilim ang paningin ng suspect. Kaya nagalit yung suspect at dun, tumuha na siya ng bato at pinukpok niya sa ulo ng ilang beses. Sino ngayon ang mas pangit sa atin dalawa? Ha? Nakuha pang hubarin ng suspect ang jacket ng biktima para ipamunas ng dugo. Ayon sa mga pulis, isang lalaki ang napadaan at napansin ang komosyon. Hoy! Ano kaya ka mo dyan? Nang mapansin ni Jason na may nakakita sa kanya, dali-dali siyang umalis sa crime scene. Tulong! Tulungin na kami! Tulong! Tulong! Nakita namin yung traces ng stones malapit lang talaga sa body ng biktima. Possible na yun ang ginamit ng suspect. Lumipas ang ilang oras, bangkay na ng matagpuan ang biktima. Ito ay mga unang kuha ng litrato ng bangkay ni Joanna ng matagpuan ng mga otoridad sa tabing kalsada sa Turil, Davao. Makikita natin na ang kanyang mukha ay talaga namang balot na ng dugo at halos madurog na sa sobrang tindi ng palo na kanyang tinamo. 4 beses daw sa kanyang mukha gamit ang isang matigas na bagay. Dahil sa mga ebidensya tulad ng social media account at CCTV footage, itinuring ng mga pulis na pangunahing suspect sa pagpatay kay Joanna si Jason Dimahi. Pero hindi naging madali ang paghahanap sa suspect. Matatandaang iba ang ginamit na profile picture ni Jason sa kanyang social media. Based doon sa statement ng suspect, yun lang yung ginamit niya na profile pic sa Facebook account niya kasi para makapag-meet siya ng pwede niyang magiging kaibigan. Pero kinabukasan, sumuko sa barangay hall ng Barangay Bato ang suspect na si Jason. Nahuli natin yung suspect na pumunta doon sa barangay hall ng Barangay Bato. Sabay, nakita mo sa crime scene? Opo, sir, po, sir. Jason Tugahan, naaresto ka namin sa salang pagpatay. Ikaw ay may karapatang manahimik. Dito, positibong sinabi ng testigo na si Jason ang nakita niya na pumupukpok ng bato sa ulo ng biktima. Nang imbestigahan, nalaman na ang tunay na pangalan ng lalaki ay Jason Tugahan at hindi Jason Dimahi. Nakapanayam namin ang suspect. Ayon sa kanya, nagawa lamang niyang gumamit ng peking social media account sa kagustuhang mapalapit kay Joanna. Nagsasabi siya ng ano, ng masakit na salita sa akin. Tapos paulit-ulit niya sinasabi ng mga bad, mga di kumano. Nasa isip, pauwi na kami sana dun. Tapos palagi siyang galit. Samantala, teorya ng mga polis, posibleng higit pa sa pagdetalo dahil sa profile picture ang naging dahilan ng marahas na krimen. Siguro may mas matindi pang dahilan kung bakit niya pinatay. Siguro
inattempt niya ito na yakapin or halikan. Sa huli, matinding pagsisisiraw ang nararamdaman ng suspect. Di ako makatulog na masyadong gabi at saka nasa isip ko pa rin yung ano, yung babae. Na ausensya ako sa ano, sa babae yung ginagawa ko. Sorry kayo. Pasensya kayo sa pamilya. Mangingawa na pasensya. Pero para sa mga magulang nang naulila at biktimang si Joanna, wala raw kapatawaran ang ginawa ni Jason. Hindi ko na yan matanggap, ma'am. Kahit saan, ano, hindi ko na matanggap yan. Mangingi na ano, yung patawad, hindi na. Yung nangyari sa anak ko, hindi na patawad niya, ma'am. Kasi hindi niya pinatawad yung anak ko. Binabasag na yung ulo yung anak ko. Kinaya ko kahit sa malayo ako. Hindi ko sila kasama. Masakit. Kasi hindi na dumaan yung mga anak ko sa kahit talo man lang. Iniingatan yung mga anak ko. Tapos ganun lang ginawa niya sa anak ko. Masakit. Ayup ka! Ayup ka! Pinatay mo ka lang ako! Patawarin niyo po ako. Hindi ko po sinasadya yun. Hindi mo na may babalik ang buhay ng anak ko! Mabubulok kayo sa kanugan! Anong ginawa mo sa'yo? Nahaharap sa kaso murder si Jason Tugahan. So yung ano, na-file na natin yung kasong murder sa suspect kasi sa pagkandak natin ng hot pursuit at pala-operation ng kapulisan natin, natunto naman natin tong suspect mismo. Na-file natin yung kaso. Ustisya na lang ang ano ko, talaga na ustisya makamit namin na mabulok siya habang buhay sa kulungan. Hanggang sa susunod na Sabado para sa patuloy na pagtuklas ng katotohanan at paghahanap ng katarungan. Ako po si John Consulta, kakampi ng Inaapi para sa Pinoy Crime Stories.